but the labor or the work is that first. Dahil sa umpisa pa lamang, meron ng trabaho si Ethan sa naging pagpapamahala pa. So all Christian men, except, ito yung sinasabi ko kanina, yung ano, legitimate, except who are physically or mentally incapable, are responsible to work in order to provide for their families, men and women, and their own needs. So, kapag naman, typically, women are primarily to be workers at home sa Pilipinas, hindi po ba? Not to provide for one's family. Kapag hindi mo pinuprovide daw ang pangailangan ng iyong pamilya, it is to deny the faith and be worse than an unbeliever. Kapag ikay Kristiyano na hindi ka nagpuprovide ang pangailangan ng iyong pamilya, masawal ka ba sa unbeliever? Kasi unbeliever every month nagpapadala. Tapos kuya ako sila mo. Lalo mag may asawa at anak, di ba? Dahil kagustuhan mo yung mga luho mo mabili, hindi mo properly na ibibigay ng mga to. So there is no mandate to meet the needs of a... Ito. Wala pong mandato na kailangan mo i-provide yung needs ng mga taong nga or mga taong tamad. Di ba? So, hindi mo kailangan i-provide. Kapag ka naman tatamad-tamad yung kapatid mo sa Pilipinas, eh, kumpeto naman ang daliri, kumpeto ang paa, kumpeto ang kamay, di ba? At hindi makapagtrabaho, i-proceed, ano mong i-encourage mo na magtrabaho kaysa bigyan mo ng bigyan ng pang-alawas. Hindi ko yan, pang ano naman eh, pang-apply. Kaya yung pamasahe, pang-apply. Kung gusto niyo talaga magtrabaho, magkakatrabaho yung kahit hindi mo bigyan ng pamasahe. Diba? So what, but the Bible is teaching us, mga kapatid, na maging productive tayo sa ating buhay, mga kapatid. So that we will be a blessing to others. Pero nga, kasi yun, and napakatayo talaga ni Lord, ano? Even never going to maisip na kayo maabuso eh. Kasi binigyan niya tayo ng knowledge. Diba? Di ba sabi sa Biblia, ang mga tamad, huwag pakainin. Diba? Kaya sa church, kung tatamad-tamad ka, pagka may lutuan, pag nakita, parati lang wala ka tayo. Mama, minsan, kulong-kulong din. Tayo-tayo din pag may time din. Lalo na, mga 3 years ka na dito, no? Tapos parating pagkainan ka lang nakikita, no? Tapos pagkahugasan na, nawawala, ano? Hindi, pasok ako, brother. Sige, susunod na lang. Hindi, ah? Hindi mo, mga kapatid. Because we should be working with productivity sa ating mga buhay, mga kapatid. So, giving to those in need is the drain plug for greed. So, kapag ikaw natutong magbigay sa mga tunay na nangangailangan, yan. So, talagang matatakpan na yung butas na pwedeng pasukan ng greed sa ating buhay. If you think that greed is getting a foothold in your life, sit down and figure out what frivolous spending you can eliminate and give into the Lord's work. Yan. Kapag nagsisimula daw pumasok yung greed sa iyong buhay, isipin mo, ano ba yung mga pinagbibili ko madalas? Then, ibigay mo ito sa gawain ng ating Panginoon. Think about what material possession are clogging your spiritual matter. So, giving is more a matter of mindset than an amount. So, Paul was never wealthy. Tama na ito, mga kapatid, no? But he demonstrated a lifestyle of giving. It's a matter of discipline, mga kapatid. So, disciplining yourself to resist impulse spending and to give of the top because it is your priority, mga kapatid. So, mga kapatid, ibig lang sabihin ng ating Panginoon, we must free from the greed. Napakadami ng binigay sa ating instructions si Lord. Binigyan na tayo ng warning, binigyan niya tayo ng kung paano natin matitiyan yung ating mga buhay. So, givers are blessed because they are freed from a destructive sin of greed. Do you agree with me, mga kapatid? Amen. So, first point pa lang yan, mga kapatid. Sabi mo siya, 30 page 2 eh. Number 2. Pangalawang bagay, givers are free daw. Why givers are blessed? Because givers are blessed because they are being conformed to the image of the Lord Jesus. Sabi doon pa rin sa Acts chapter 35, sa letter part. We do not have an exact word in the Bible that says that if you are giving, you are being
in the likeness of Christ. Walang eksaktong ganun. But there's no reason to doubt about this method, because we do have record to show that these words are in complete harmony both with his teaching and his example. Tignan natin ano mga sample ito. For example, on Luke chapter 12 verse 15, Jesus warned, "Beware, be on your guard against every form of greed, for not even one has an abundance does his life consist of his possession." So the context for that comment was that a young man in the crowd, so Luke chapter 12, before the verse 15, may nagtanong, "Teacher," ano may nagsabi, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." Then yung response ng ating Panginoon is that, "Be on your guard now to any form of greed." So ibig sabihin, itong young man na ito, parang napupunta na sa pagiging greed. And then, siguro kung ako yun, ganito ganito sinabi ko sa ikaw yung napakasakin mo naman. Baka agad-agad, kinundem ko na agad yung tao na yon. But how does Jesus teach this young man? Anong ginawa niya? He tell parable. So he tell the parable of the rich man who decide to build a bigger place para sa hindi na magkamayaw na kanyang kayamanan. Diba? So, ano sinabi niya? Sabi nga dito, on chapter 12 verse 20, sabi niya sa parable, "You fool, this very night, your soul is required of you, and now, who will own what you have prepared?" Jesus also said, "Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20. So you store up treasure in heaven by investing in God's kingdoms here below. So Jesus himself, pinapakita niya kung paano ang pamumuhaya is magbigay. So, in that he left the splendor and glory, di ba iniwan niya yung kanyang splendor, yung kanyang attribute of being God, ibinigay niya yon so that he can come to this earth not as a mighty king but as a lowly baby na walang proper na sinilungan, na pinagsilangan. Diba? Sa manger, pinanganak. Ibinigay niya yon. All the majesty, all the glory, all the honor, ibinigay niya para lamang maging ano, para maging ating tagapagligtas. He came to give himself as the sacrifice for our sin. Sabi nga doon sa 2 Corinthians verse 8-9, ano sabi doon? "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." So, makikita natin sa teaching ng Panginoon, he is urging na maging giver tayo, and sa kanyang personality or sa kanyang example of giving everything, of giving everything para sa atin. So it really tells us that as a giver, we are in line and conform with the image of God. Do you agree with me, mga kapatid? So, I want to make it clear that no amount of giving or self-sacrifice will get you into heaven. Baka naman, Brother Eric, sige, pupunta na lang sa langit. Para makapunta ko sa langit, ibibigay ko itong mga ito. Hindi rin po ganun yung mga kasi. Ba? Kasi ganyan muna natin thinking, you know? Maging mapagbigay ako doon sa church na yun, tapos maging mapagkawang gawa ako. Eh ano man talas natin narinig, pag sobrang bait mo na, sobrang kawa mo, kawang gawa mo. Ano sinasabi? Baka? Makakuhanin ka na ni Lord at the same time meron pang isa. Yun, baka lumagpas ka na sa langit. Kapunta, alam na alam yun kung paano mo pupunta sa langit. O. Sabi ba? Ganyan tayo mag-isip before eh. Pero hindi po yung mga kapatid. Before you can give everything that pleases God, you must first receive God's first free. God's free gift of eternal life. So, again, before you can give anything that pleases God, ano daw kailangan?
you must first get yung kanyang regalo. Yung kanyang salvation. Kaya kung gusto mo lahat ng ibinibigay mo sa Panginoon is maging valuable sa ating Panginoon, you must first get His eternal life. You must come to God as a poor sinner and able to pay the debt that you owe and receive the forgiveness that He has provided freely for us. Kaya nga mga kapatid, no? And then, anong mangyari? But a great, dahil sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, yun, napalaya tayo and our sins napalinis before the Holy God. He offered His unspeakable gift to everyone who will receive it. I would like to show you this. Sis Papa, sunod po yung songs. Next slide. Sabi dyan. Receiving God's salvation in Christ is the starting point for becoming a giver. Because it's the starting point of you of being conformed in your character to the Lord Jesus Christ. Do you agree with me, mga kapatid? You cannot be a good giver if yung pagbibigay mo hindi naka-inline sa katuruan at example ng ating Panginoon. Okay? Because you're just going to give in a natural way. Pero kapag ikay una mong natanggap ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, for sure, you are starting to live sa image ng ating Panginoon. So thus, if we are becoming givers, although we can never match what Jesus did or even think of paying Him back, we are being more conformed to His image. And we will be blessed. Do you agree, mga kapatid? Because the blessing of the Lord natatanggap lang ng kanyang mga anak. Para magulo yung brother, ibig mo sabihin, pag wala pa ako kay Lord, pero hindi ako makatanggap ng blessing, you have the initial blessing. And what is that? Natanggap niyo noong una sa ating Panginoon. The salvation. That is the first blessing that you will get today if you are not with the Lord. Because of God's grace, He could give you the salvation. And then once you are with God, wow, this is now the overflowing of blessing na naghihintay sa inyo. Kaya huwag kayo mabahala kapatid kung ikay lang sa Panginoon. Dahil nung ikay wala sa Panginoon, pero may ng Panginoon yung blessing sa iyo. How much more na nailert ka na. Makapalunod ka na sa blessing ni Lord. Amen? Amen. Kaya mabihan, bili kayo ng goggles para hindi kayo malunod sa mga blessing ng ating Panginoon. Amen? Amen. Pangatlo, mga kapatid, pangatlong point. Givers are blessed. Sige, sis, paano natin yung next slide. Givers are blessed because they have deep and enduring relationship with others. So Paul had given himself and his material goods to see these men come to Christ and be built up in Christ. So, ang daming mga resources that gave up ni Paul just to minister sa mga tao. So, they knew that he loved him like no one else had ever loved them. And so, when it came to time to Paul to depart, wow, yung pamamaalam na ito ni Paul, parang ini-imagine ko kung how deeply itong mga magkakapatid na ito nung magpapaalam na si Paul. Because as a leader, Paul has been blessed because he learned so that to give his material things para makapag-minister sa mga first Christians that time sa kanyang mga so nakaka-relate yung mga ano dito mga ayoko gagamitin yung word na elder yung mga leaders yan mga leaders sa gawain ng Panginoon, di ba? So minsan you gave your time. Diba? Kapag meron kang wili-wili, kapag meron tayong inaalaga ang mga anak-anak natin. Diba? May sino may mga anak-anak dito? Madami, diba? Kaya anak-anak sa palataya, mga kapatid. And then, you give your time. Sometimes, you give, tara, kain tayo. Pagka hindi sumasagot yan, alam mo na, libre kita. Masama yan. Tara, Brad, kain muna tayo. Sige, tara. Dapat tibig kita. Sige,
So nagkakaroon ng intimate relationship, right? And then by that time, because you invest time, you invest your resources, nagkakaroon ka ngayon ng matinding intimate relationship sa mga. Kaya nga, di ba, kapag kami umuwi sa ating mga leaders natin, di ba, nakakalungkot na masaya ka, pero nararamdaman mo yung lungkot, di ba? Because 3 years, 2 years kang tinulit itong leader na to, di ba? Na makita mo na kung dahil sa kapulitan nito, hindi mo makakilala ang Panginoon, di ba? Tapos makita mo sa kanyang buhay, kakainin niya na lang, ibibigay pa sa'yo, di ba? So, this is how pinakita ni Paul sa kanyang mga early believers. Kaya nga, Paul is a best example of a giver na nakatuon sa ministeryo ng ating Because he always do this so that others might win. So he always do this para merong makatanggap sa salita ng ating Panginoon. At kapag ibig sabihin ng mga kapatid, if you have so many friends, makapatiran na talaga they have this intangible relationship sa iyo, then that's a good indication that you are a giver. Kasi mga kapatid, no, totoo na kapag ikay nagbigay ng attention, nag-nurture, or nag-alat ng time sa iyong mga kapatiran, nagkakaroon ng relationship. Diba? So, tignan nyo mga kapatid, pagtanong kayo sa isang tao na malapit na, diba, matanda na, ganito. And then sabi, ask any person on his deathbed, what means the most to him, and he will not say all the things that I have accumulated from him. Hindi niya sabihin lahat ng kayamanan niya kapag yun nasa punto na siya ng pagkamatay niya. But rather, he will say, my family and friends that love me mean more than anything else to me right now. And Christian will say, iyon pagka-normal, pero pag kaisa Kristiyano, kapag halimbawa natin ka na sa bingit ng malapit ka ng puli ni Lord, no? Ito dapat yung magbibukang bibig natin. No? My hope is in the Lord Jesus and His promise of eternal life means everything. Because we invest our time sa ating Panginoon. Ito yung mag-ano to. So, Paul established a good relationship, an intimate relationship sa kanya po mga tinuwa sa mga early Christians. Kahit saan man siya mapunta, because he is a giver. He know how to give his time, his resources to help others. There's a billionaire, mga kapatid, pangalan niya is J. Paul Getty. And nag-install siya ng payphone sa loob ng kanyang mansion. Kasi ayaw niya yung mga guests niya gagamitin yung phone niya long distance siya pa yung magbabayad. Kaya naglagay siya ng payphone sa loob. And lahat ng guests na nagpupunta sa kanya did not develop relationship. Lahat na nagpunta sa kanya just for casual at walang nagkaroon. Because the greediness separate us with our families, friends, at sa ating surrounding. Kaya nga diba sa Pilipinas, yung mga dating mga tema ng pelikula, diba? Yung mga magkakapatid, nagpapatay dahil sa mana. Because that is greed, mga kapatid. But Paul established a good relationship. Kaya kapag ikaw ay giver, mga kapatid, you will going to have many friends. Amen? Yung palang blessing na, di ba? Ang dami mong kaibigan, no? Yung pag-tipong pag-post ka lang ng konti sa Facebook mo na parang, ano lang, oh, anong nangyari sa'yo? Yung palang kinapi-face mo lang pala. Diba? So, ganun po, maraming nag-aalala sa atin. So, givers are invaluable people of faith because you have to trust in God to give away money that you easily could spend on yourself. People of faith are people of prayer. Yung pakit-pakit pa siya, sis. Wala pala dyan. Sis, wala. Ito pala natagay dyan. So, givers are invaluable people of faith because you have to trust in God to give away money that you easily could spend on yourself. So people of faith are people of prayer, right? Because it is through prayer that we receive
from God's abundant supply. Amen. Kaya pala mga kapatid, kapag ikaw ay giver na, ibig sabihin yung prayer life mo, lumalago na rin. Dahil you always acknowledge God as the source of everything. So, it is was fitting that Paul knelt down with this man and prayed with them before he got on the board the ship. So, ang dami pinag-pray ni Paul during this time na, diba, sabi doon sa verse 35 na they felt different. He probably prayed that God would keep them from Paul's teachers. It's at verse 35. Then, that each man would be a godly example to the flock. Example. And that through them, the church would be built up and expanded all over Asia. And he probably prayed that God would meet their needs according to his riches in glory Christ Jesus. Sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 10. So these men grieved at the thought of never seeing Paul again because they knew that this generous man loved them and they loved him. So givers are blessed because they are freed from destructive sin of greed. They are being conformed to the image of Christ and they have deep and enduring relationship with others. So, itong tatlo na ito, mga kapatid, already a reason why givers are blessed. Because you cannot possess all of those three things if you don't have the guidance and the love and the salvation of Christ. Do you agree with me, mga kapatid? That is why, as a Christian, dapat giver ka na. Wala nang Christian at koksingero. Baka napangitin, di ba? Christian daw, pagbibigay, dapat hindi mong singero. Parating nakatipong mga kamay. Ano daw dapat? Karatista. Hindi ka nang bigay. Hindi ka nang bigay sa ating Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, huling bagay. Why givers are blessed is that because, well, it is not, hindi ito na-mention sa ating text, but it is necessarily at parating kasama sa buhay natin bilang isang Kristiyano at sa ganitong mga pagtuturo. Givers are blessed because they will reap eternal rewards. So nasabi ko na kanina, heaven is not the reward for giving, for being a giver, right? However, heaven is God's free gift based on Christ giving himself on the cross. But those who have received God's gift of eternal life will reap what? Rewards in heaven in proportion to their stewardship of money, time in this life. Unlike our investment in this uncertain world that can be lost in a market crash, our investment in heaven are secured from every source of loss. Marami tayong investment na pwedeng mapasok dito, right? Pwede mag-invest ka sa piggery, mag-invest ka sa sari-sari store, mag-invest ka sa kapatid mo dahil pinag-aaral mo. Maaring itong mga bagay na ito, it will crash. Maaring, okay, sa stock market, pag magaling sa stock market is up and down yan. Kailangan alam mo ang flow ng ano. But you cannot predict the stock market. Bigla-bigla yung mag-patas, bigla-bigla rin bababa yan, mga kapatid.